good morning, good afternoon, and good evening. This time I'm in Germany. Ako. So, kung makikita nyo na ngayon, ito na po ang aming mga kasuotan o doble-doble na. Lamig na kasi. Kararating ko lang talaga, asing kapapasok ko lang ng bahay. At ito na po ang aming mga kailangan na isuot paglalabas. Kakatid ko lang sa aking anak. Sobra. Dito ka lang muna. Habang magtitimpla tayo ng kape. Kape. Chika-chika tayo. Maya-maya ako na lang konti gagawin ang ating mga gawaing bahay. Gusto ko lang muna makipagchikahan sa inyo, guys. Ganyan. Ganyan ang aking Monday morning. Hello! Ang gulo ng kitchen. Doble-doble ang soap ko. May nilagay na naman akong warm cloth sa tiyan kasi nga ang lamig. Pasintabi ah, sa makakita ng malaking tiyan ko. I'm trying my best na lumiit na yan. Tapos no, mukbang-mukbang kain ng marami. May kanin pa. Paano liliit ang tummy, ang tiyan? Pagkakabisihan ninyo. Araw ng Lunes ngayon. Hello. This is me again. Huwag lang kayo manawa. Chika-chika. Kwento-kwento. Share-share. Mga experiences. Pwede mga live experiences. Pwede mga travel experiences. Cooking show. Other languages to learn. Inyo after kumapitsikan is gawain bahay ang gagawin ko po. Dahil weekends, kapag ka weekends, ayan, marami rin dapat gawin na hindi ko nagagawa kasi mostly nga busy yan. Kaya Monday or Tuesday ko yan talaga nakasket na pagkakaabalahan ko. Ano kayang kakainin ko? Ah, tinapay na lang. Itinapay ulit ako. Ngayon naka-shoes pa ako, oh. Hindi pa talaga nakakapagubad. Hindi ka, papasok ko lang ng bahay, guys. Kararating ko lang pagkasid ng anak ko. Galing kindergarten. And 9 o'clock pa lang po ng umaga rito sa amin. Kapon yung natinan ko na Indonesian festival in Frankfurt. I was really amazed na talagang napapaganyan ka, oh. Habang nanonood ka, super ang gagaling talaga nila. Effort talaga, effort. Coffee, coffee. Wait lang, ha? Okay, mainit. After ko nito ma-prepare, pupunta tayo sa aking ano, favorite spot para mag-chill-chill tayo sa ating kwentuhan. Hindi nga lang pwede talaga dun sa garden namin kasi sobrang lamig na po ngayon. Tapos, mamaya magkasakit pa tayo. Kaya, better dito na lang inside at home.
Yan. Pero naisip ko ngayon, actually meron nga akong okra eh. Naisip ko tuloy, lunch ko na lang siguro ang okra. May nabili akong okra eh. Saan na nga ba siya? Okra. Uy, saan na nga ba yung okra na yun? Nabili ko siya sa isang Turkish store. Okra, mga 5 pieces lang. Kasi medyo mahal din ang kilo niya. Eh, since ako lang naman ang kakain, better mga at least ilang pieces lang. Kainin ko na lang siya ng lunch. Toast bread. Gusto niyo pa ako mag-German, guys? Habang nagkipagkwentuhan ako sa inyo, German lang. Tapos after that, may tatanong ako sa inyo. Tinignan natin kung talaga nakikinig kayo. Madali lang naman actually. Madali lang. Don't worry. Hindi ko kayo pahihirapan. Diba? At least meron kayong matututunan pa kahit paano sa akin. Kalat o. Oh. Kasi yung birthday celebration ng anak ko nung nakarang araw. Ayan, dito ko muna nilagay. Then, puno na sa maliit naming pantry or stock room. Milk. Tapos, iba't ibang drinks. Diyan ko na muna pansamantala nilagay kasi I use this table for the food. Kaya, no enough space. Kasi, kung dun talaga sa pinaka namin, kainan is hindi magkakasya lahat yung mga plato for the guests sa aming mga bisita. Kaya dito na lang sila pumunta sa kitchen. So parang buffet style. Dito ko na lang ni-ready. And then dito na lang sila kukuha ng food. So, punta na tayo dun sa aking favorite spot po. Punta na tayo dun pala. Hindi lang ako. Punta na tayo dun. Aruray ang hair. Aruray. So, kunin ulit. May hilo muna kayo pansamantala sa akin. Kasi kunin muna natin ang ating mga food. Ating breakfast. Kasi mas nakakatuwa namang magkwento kung isahan na lang. Hindi ka palipat-lipat. Uy, nasa na yung mga prepare kong pliers na wala na. Dali po ah. Kumakita sa kung nailapat. Asa na yun? Ano ba yan? Nawala na. Hi! Saan ko nilapag siya? Pasaway. So, ang gawaing bahay ko ay mga naghihintay pa po. Like I said, nakalipas ang ating Sabado at Linggo. Today is Monday. So, eto na. Puna ako, puna. Puna tayo. May nakikita pa silang banner dyan. Oh, happy birthday banner. Kasi yung birthday ng anak ko yan. Kapag tinatanggal kasi there will be another celebration pa na darating. Para naman yun sa mga bata talaga. So hindi ko na siya tatanggalin. Kasi nung Saturday with Ninong and Ninangs. And then nung yung pinaka-date talaga ng birthday niya, only with family. Then, by the way, anyway, highway, all the way, lahat na my way. Ito po yung inatinan ko kahapon. So, it is, I don't know if this is VIFF or the IFF. Ito siya, oh. So, basahin ko na lang sa inyo. Indonesia Festival Frankfurt. Merpati. I live in City Pass Nation. Peel,
Feltish Kite, Onsyun Height, Indonesians. Phone, Sex Saint Tevis, Act Saint September, Spy Thousand, Spy Spansish. Tito's Forum, and Pauset, Frankfurt. So, dyan po yung pinaka naging venue. Nung naging show, or sabihin na natin, it was called as International Trade. So, they are offering some, like for example, international, like Indonesia, Philippines, na ma-promote. So, parang trade, trademark, ganyan. So, it was really fun. I had fun, even with my some of my friends. The Thailander, especially the Indonesian friend of mine, which is, her name is Anna. I know you are familiar with her. Kasi ilang beses ko na siya nakakasama sa mga videos na pinagagawa ni Inday. No? So, yeah, na-invite lang niya ako. And the location is perfect kasi maluwag talaga, malaki. And ito yun, meron silang pinaka-ticket. Yan siya. Indonesia Festival Frankfurt. Einzelkarte, meaning to say, yan, only for one person, one ticket. So, kahapon kasi kami pumunta, kaya yung date dito is 18. Yan. September 18. So, ang mura lang naman talaga nung pinaka-ticket nila actually, for 5 euro only. So, grinab namin and napakaganda panoorin. It's my first time experience. And experiences and watching cultural, Indonesian cultural music or cultural dance troupe, mga ganyan. Ang ganda-ganda, nakaka-amaze lang talaga as in. Marami ako mga videos actually na nagawa or na-save, pero hindi ko pa po siya na-edit. So, probably later once I have free time talaga. Kasi pa nag-edit din talaga mas okay yung nakakapag-concentrate ka. Yung medyo feeling mo walang manggugulo talaga sa'yo. Ganyan. So, sa Tito's Forum siya, NWSJ Frankfurt. Yung naging venue niya. As in, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng pagpapromote nila ng kanilang bansa actually. Even naman sa Philippines, syempre hindi naman tayo papayag na, diba? Ayan, kumuha talaga ako ng mga flyers kasi meron niya. Since international trade naman siya. So, I saw this also. The best spot in our home country, which is Philippines. Ayan, from Palawan. To all my friends here in Germany, all over the world. Ayan, I'm not promoting, but I'm just telling all about what is yesterday. We did, okay, and what we've seen yesterday. So, ayan, meron tayo Palawan. We all know that Palawan is one of the tourist destination in the Philippines. So, ayan siya. I just get it because I wanted to share this to my husband so that he can read. So, naka-translate din siya sa ano eh, in German, and actually, all in German pala to. Hindi ko napansin. But it's okay since for my husband naman. Ayan, nakalagay dito. El Nido, Coron, Palawan. Ayan. And then, Negros Occidental. Ayan, isa rin to. One of the tourist destination in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Diba, tama naman. Ayan siya, oh. San Carlos, Sipaway Island. Ayan, usually makikita natin kapag nasa Negros ka naman. Ganyan siya. And, what else? Ayan, pagsakay ng mga bangka o lancha is really common po in the Philippines. Ayan. During at night, Dumaguete City pala. Dumaguete, Malatapay Market, Dawin, Baez, Twin Lakes, Casaroro Falls. Ayan yung mga pwede nating makita o ma-experience kapag once na punta tayo ng Negros. Ayan. And a lot more. Tapos yung isa naman, Mindoro. Ayan, Mindoro. Sayo lang, wala ko nakita kasing flyers ng ano, ng Palawan. Ayan. So, sa Mindoro naman, yung mga pwede natin makita since Oriental Mindoro is at
Puerto Galera, Dita Marao, Basarfale, Afele, ano pa, Strende, Sabang Beach, Small Laguna Beach, Big Laguna Beach, White Beach. Ayan yung mga makikita natin pag pumunta tayo ng Mindoro naman. Ayan. Eh, yung mga mahilig talaga sa mga dagat. Nako, isa sa mga masasabi kong wow. Nakapunta na rin ako ng Mindoro before na nag-work pa ako. Mostly may mga office, ka-office mates ko. Pinaka-summer ano namin yun eh. Parang summer vacation. And it was sponsored ng company. So first time ko rin makarating ng Mindoro, Puerto Galera. Palawan, not yet. Pero Boracay, okay, napuntaan na natin. Bohol, napuntaan po na rin po. Baguio City, napuntaan na rin natin. Ano pa ba? What else? Hindi ko pa napupuntahan is Bataan. Ito, Negros, Palawan. Ano pa ba? 100 Islands, hindi ko pa rin siya napupuntaan. Kaya, hopefully, napuntaan na. Tagaytay, napuntaan ko na. Anyway, kain po tayo muna. Lalamig na ang ating bread. Actually, itong Indonesian festival na to, yearly naman pala ito ginaganap. So, same place, same venue. And hindi naman kamahalan yung pinaka-entrance ticket nila. Only costs 5 euro only. Kaya talagang marami rin mga bazaar, marami rin mga pagkain. And hindi ka mamang problema na para sabihin mo na magugutom ka or something like that. Hindi, kasi marami talagang mga naka-prepare silang mga food. And marami ding mga produkto na makikita ninyo coming from Indonesia talaga. Yung mga handmade, maraming ang ganda ng kanilang mga produkto rin. Hindi naman din nalalayo sa atin sa Philippines yung mga products nila. When it comes to food, ang Indonesian food, hindi rin naman nalalayo sa food natin. Yung nga lang sila talaga mostly, sobrang anghang ang food nila. Pero nasa'yo naman yun, pwede mo naman sabihin kung ayaw mo ng sobrang anghang. Kasi sineparate naman nila yung pinaka-chili sauce in each menu. Ayan. Yung in-order kong food kahapon, mixed in small plate, 12 euro yung binayaran ko. But it's okay, I understand. Medyo mahal pa po yung pag dito sa amin o sa Germany. Hindi talaga yung common price pagka bibili ka. Kasi halos kumain ka na talaga sa, sabihin na natin, fine dining restaurant na yung price niya. Pero syempre, it's bazaar. Nirerentahan nila yung place. It's okay. Maintindihan mo. And it's only once a year. Kaya trinay ko siya. Alam niyo yung unang-una na nakita ko talaga, is yung langka. Gulay na langka na may, tawag dito? May coconut milk. Yun talaga in-order ko. Tapos meron din maliliit na squid. Adobong squid ata yun. And then meron din kaldereta. So yung tatlo lang na yun na pagkain na ulam, yung in-order ko with one rice, parang one cup of rice na. Konti-konti lang talaga yung serving and cost for 12 euro only. But it's okay for me kasi gusto ko talaga ma-experience and matikman yung kanilang recipe, yung kanilang mga Indonesian food, which is I really, ano naman, satisfied. Masarap. Tapos, meron din silang soup, yung tinatawag nilang malang soup. Yung malang soup kasi, para siyang may meatballs, may kasamang siomay, may kasamang piniritong tofu, and then may kasama siyang noodles sa loob, and lagyan mo na lang ng mga toppings. So, isa yun sa mga in-order ko na nasa isang maliit na styrofoam for soup, and it cost 10 euro. I am really satisfied again. When it comes to food naman kasi ako talaga, nako, saan nyo na? Mahilig sa food, kaya ebidensya, mataba na. Ganun siya. Ay! Wait lang, hum. Bakit ganito siya? Chika-chika muna sa inyo. Maya-maya na ako gagawa ng mga gawain bahay ko, guys. Bukod dito. Sobrang lamig kasi sa labas. Nakaka-dry na po ng skin. Nakaka-dry na ng buhok.
Hindi rin ako nakapag-lotion. Kakamadali kanina. Okay lang. May time naman tayo later. Kaya makikita niyo po yan yung mga videos na napanood ko kahapon. I-share ko yan sa inyo. Pero nasa YouTube channel po natin yan nilalagay. Pilingerang ano lang no, YouTuber. Pilingera. Masasabi ko nga sa inyo kung hanggang saan tayo dadalhin ang ating mga paa at kakayanin ang mga oras natin. I am really willing to share it to you guys. Kasi gusto ko rin kahit paano yung iba nangangarap kasi diba magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, nakarating sa ibang bansa. Ano man lang bang ma-share natin sa pamamagitan ko? Ako nga, no, nararating ko yun, napupuntahan ko yun, nakakain ko yun. Gusto ko rin po ma-share yan sa inyo para at least yung iba dyan na hindi naman talaga pa right time na makarating sa ganong lugar na napuntahan ko. Hindi naman ibig sabihin mga napuntahan ko po yan, ibig sabihin mayaman ako, no? It's not true po, no? Ano lang yan, since tayo ay nagkaroon ng chance na makarating po ng ibang bansa, nakapag-asawa ng foreigner, ano ba yung mga buhay-buhay namin dito, ano ba yung mga usually namin ginagawa, ano ba yung mga usually food offer na makikita dito, ang kanilang pinaka-cuisine, at ma-experience naman natin, i-share ko po yan sa inyo as much as possible. Para ma-experience ninyo na kahit true virtual lang lamang, eh, may experience or ma-feel man lang ninyo. Ito na naman ako pag umiinom ng kape, parang sabaw. Parang sabaw ang ingay. Hindi ko talaga siya makontrol eh. Sorry, ganyan talaga ako eh. Feel ko kasi pag ganyan, mas nasasarapan ako sa coffee. And baka next year, kapag meron uli sila dito, Indonesian Festival, it was located in Frankfurt, yung kanilang naging venue. Sana, I am free and then makaka-attend ulit ako. Kasi, so gusto ko talaga rin nakakapanood ng mga something cultural. Kasi aside from makakarinig ka ng ibang mga music nila, yung food din nila, the people, the places, interesado kasi ako sa mga ganyan and about history. Yung asawa ko mahilig sa history yan. Ang favorite niya talagang puntahan is Egypt. So gusto niya yung pyramid. Lagi niya po ulit-ulit sinasabi sa akin, nakapasok na ako, nakapunta na ako dyan ilang beses na. Tapos hindi pa rin siya nanaw, pupunta pa rin daw siya ng Egypt. Ganon. Hilig niya talaga. Actually, mga European talaga, most of them are really travelers talaga. Kasi doon na nila iginugugol yung kanilang mga free time. For example, yung mga since busy nga sila kaka-work, most of the time yun na yung pinaka, pag nag-vacation sila, gusto nila pupunta sila sa ibang mga lugar. Kasi nga, sa loob naman ng isang taon, no? Imagine, ilang beses lang yung pinaka-free time nila to took a vacation. Kaya, yun ang mga normally pinupuntahan nila, iba-ibang mga lugar. Thank you, Anna. Anante Shriver, thank you for inviting me na makapanood sa iyong cultural info. Kompleto. So, even I'm not an Indonesian, unti-unti ko rin natututunan yung kanyang culture. So, mga some of their terminologies, mga words nila, halos pareho rin sa atin, kagaya ng bawang, bawang din sa atin. Pero yung ano, yung sibuyas, sa kanila bawang puti. Bawang puti. Kasi nga ano, hindi. Ayun pala yung bawang, bawang puti. Kasi puti, di ba, ang garlic, kaya bawang puti sa kanila yon. Yung kangkong, ganun din, same word, kangkong din talaga yung nagulay. Tapos yung salamat sa kanila, si lemat. Tapos yung masarap, ano nga ba yung masarap sa kanila? Kalimutan ko. Enak. Enak. Parang anak, pero enak. Slang lang pagkaka-pronounce. Pero that means masarap. Ayan. Saan pa ba yung mga natutunan ko na sa Indonesian friend ko ng mga words nila? Sabi ko nga sa inyo talagang gustong-gusto ko matuto rin ng iba't-ibang lingwahe. Though not perfect, pero at least medyo may konti kang alam na words. So, sa mga nagustuhan ko talaga na epinerform or epinerform kahapon ng mga naandoon sa event na yon is yung mga naka, yung meron silang dragon na
mask na ang bigat-bigat noon, pinaliwanag ng pinaka-MC, ang tagapagsalita. 60 kilos pala yung bigat noon. Imagine, hawak nila yun. Kaya makikita nyo po yan sa YouTube channel ni ako. Pilingin lang YouTube ah. Ayan. Tapos, sinasabayan pa sa beat ng music nila na talagang mano-mano. May mga, ewan ko anong tawag kasi sa mga ganong classic instrument eh. Parang may mga gong. Tapos, merong mahawak na most. May mga bamboos. Ganyan. Parang may mga nagpapalakpak dun sa bamboos. Ang ganda talaga, as in cultural na cultural. Kasi sa atin sa Pilipinas, diba, yung sayaw sa bangko, sayaw sa, ano ba tawag dito? Yung bamboo rin, yung ginaganyan-ganyan. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Na kailangan mabilis ka, alerto ka para hindi maipit yung mga paa mo. Diba? Nakalimutan ko po yung tawag doon. Sayaw sa, naku, okay. Sayaw sa kawayan, ang ganon, bamboo kawayan. Ngayon yung mga isa sa mga pinagmamalaki natin na sayaw, katutubong sayaw natin. Talagang makita ko rin yung ano yung Indonesian costume nila. Kaya tinanong naman ako, na isa sa mga German, sa Pilipinas daw ba meron din mga ganyan sa atin? Sabi ko, meron din. At sa amin yung sinusuot natin is yung Pilipinyana, di ba? Yung mga inahalimbawa ko na lang. Yung katulad po ng kay Marcos, yung may mga paganyan, no? Paganyan na Pilipinyana sa atin. Para mas maintindihan niya, kasi kilala naman nila talaga din dito sa Europe si mga Marcoses, Aquinos, Ramos, ganyan. Yung mga German, mahilig pong magbasa. Mahilig silang mag-read ng books. Mahilig silang manuotin ng TV. Mahilig silang interesado sila na malaman yung bawat kultura ng bawat bansa. Kasi nga, most of them are travelers talaga. Kung kayo po papipiliin, anong bansa talaga yung pinapangarap ninyo na mabisita, mapuntahan, o ma-experience? Please comment down below lang po. Ay, umi-stop na yung ano ko, live ko. Ulti ko na lang po ah, patayin ko na lang muna ito. Bye!